Hello guys! Pag-usapan natin ngayon ang palitada at skin coat. Mag-update na rin tayo sa tiny house. Panoorin natin kung paano magpalitada. Ito nga pala yung aming backyard vegetable garden. Pagdating sa palitada, magaling po talaga itong ating mason. Ang mix ratio natin, 1:5. Mapapansin natin na yung halo, parang medyo basa, para kumakapit sa padel. Good job! Mortar mix ratio, 1:5. 1 part cement, 5 parts sand. Parang ang dali lang tingnan, di ba? Pero kailangan dito ng diskarte sa pagpapahid ng halo sa palitada. Ang thickness o kapal ng ating palitada ay 1/2 inch. Pantay-pantay ang kapal nito dahil gumamit siya ng tansi para meron siyang guide sa tamang kapal ng palitada. Kung napansin niyo po, kapag ibinabato niya sa pader yung halo, kumakapit agad. Nasa tamang timpla po ito ng tubig. Yung iba, ang ginagawa nila ay 2 coats na may minimum thickness na 20 mm. Kung sa tingin mo, yung plaster ay medyo makapal, dagdagan ng konting tubig at i-remix mo na lang. Ayan, ganyan po yung tamang pagbabato ng halo sa pader. Take note, dapat malinis yung buhangin na gagamitin mo. Ngayon naman, mag-skim coat na tayo. Gumamit kami ng skim coat na kulay gray. 20 kilograms per bag ng skim coat at 480 pesos per bag. Nakaubos tayo ng 5 bags. Maghintay lamang ng 24 hours bago applyan ng second coat. Ang isang bag naman ng skim coat ay makakapag-cover ng 7 square meters. Bago mapinturahan ang wall, importante na mag-primer muna. Importante ang pag-apply ng primer sa skim coat para makatipid sa pintura. Tingnan natin yung na-accomplish niya sa isang bedroom. At dito makikita natin na yung dalawang parte na wall ay napahira na ng skin coat. Ang thickness ay 1/8 hanggang 1/4 inch. Kailangan pino yung sandpaper na gagamitin. 180 to 240. Next vlog, pag-usapan naman natin kung paano gumawa ng lababo at ang mga materyales nito. Dito naman sa lugar na to yung gagawin nating porch o terrace. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga video, please like, comment, and subscribe. Thanks for watching! Bye!